Ika-21 ng Enero, Martes, ang paggunita kay Santa Agnes, Dalaga at Martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Naglakad si Jesus sa mga taniman ng trigo minsang araw ng pahinga. At habang naglalakad ang kanyang mga alagad, sinimula nilang alisin sa uhay ang mga butil at kinain iyon. At sinabi kay Jesus ng mga Pariseo, "Tingnan mo ang ginagawa nila sa araw ng pahinga. Hindi ito ipinahihintulot." Ngunit sumagot si Jesus, "Hindi niyo ba nabasa ni minsan ang ginawa ni David nang nangangailangan siya at nagugutom pati na ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos nang si Abiatar ang punong pari at kinain ang tinapay na inihain para sa Diyos, gayong bawal ito kanino man liban sa mga pari, at binigyan pa niya pati na ang kanyang mga kasama." At sinabi pa sa kanila ni Jesus, "Dahil sa tao kaya ginawa ang araw ng pahinga, ngunit hindi ang tao dahil sa araw ng pahinga. Kung gayon, ang anak ng tao ang Panginoon kahit na ng araw ng pahinga." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Dahil sa tao kaya ginawa ang araw ng pahinga, ngunit hindi ang tao dahil sa araw ng pahinga. Itinalaga ng Panginoong Diyos ang araw ng pahinga upang bigyan ng pagkakataon ang kanyang mga nilikha na makapagpahinga. Kailangan ng tao ng pahinga. Ang mga hayop na katuwang ng mga tao sa gawain, pinagpapahinga rin. Maging ang lupain na tinataniman ng mga tao, kailangan ding magpahinga. Sa makatuwid, ang araw ng pahinga ay tanda ng awa at habag ng Diyos. Sa kanyang kagandahang loob, binibigyan niya ng pagkakataon ng kanyang mga nilikha na mag-ipon uli ng lakas at ipagdiwang ang kagandahan ng buhay. Nakalimutan ito ng mga Pariseo dahil sa mahigpit na pagpapatupad nila ng batas ng araw ng pahinga, hindi na ito nakapagbibigay ginhawa. Sa halip, naging pabigat ito para sa mga tao. Nais itong itama ni Jesus sapagkat hindi ito ang kalooban ng Diyos. Dahil sa tao kaya ginawa ang araw ng pahinga, ngunit hindi ang tao dahil sa araw ng pahinga. Sa tagpong ito, ipinakilala ni Jesus na siya ang tunay na tagapagturo ng batas ng Diyos at nais niyang ipaunawa sa mga tao na awa at malasakit sa tao ang pangunahing dahilan kung bakit nagbigay ang Diyos ng batas. Pagsasagawa, bakit ka sumusunod sa mga utos ng Diyos? Dahil ba sa takot o dahil sa pagmamahal?